Magandang linggo, araw ng linggo naman mga kapatid. Bago po ako magbahagi ng aking pagninilay, ay nais ko pong basahin muna natin, pakinggan at unawain ang ating ebanghelyo ngayong linggong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang isinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako ay makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo. Upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakad. Gaya ng kanyang kinagawian, umasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga biha na sila'y lalayo at sa magulang na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Nilulon niya ang kasulatan at matapos sa uli sa tagapaglingkod, siya ay naupo nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantala nakikita ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo." Mga kapatid, sa ebanghelyong narinig natin kung paanong si Jesus ay puspos ng Espiritu Santo at si Jesus ay nagsimula na siyang mangaral sa lahat ng mga tao. Balitang balita siya sa lahat ng lupain at ito ang ating pagninilayan ngayon. Ito ay pinamagatang katuparan. Bakit katuparan? Sapagkat binibigyan na ng katuparan ang kasulatan. Dahil ang mga propeta ay nagsabi sa simula pa lamang na ang Mesiyas ay darating sa lupa upang tawagin ang mga makasalan at ipahayag ang lahat ng salita na nagmumula sa Ama. Nangaral siya sa mga tao at nagturo, lalo na sa buong lupain ng Galilea. Pagkatapos noon, umuwi siya sa kanyang sariling bayan, sa Nazaret. Ito'y itanggap siya ng kanyang mga sariling kababayan. Pagkatapos noon, tumungo siya sa sinagoga gaya ng kanyang ginagawa tuwing araw ng pamamahinga. Tumindig siya at kinuha ang isang rolyo ng kasulatan na naglalaman ng aklat ni Propeta Isaias, na ang sabi ay suma sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Naparito siya upang palayain ang mga bihag at mga api. Lahat ng yan ay matatagpuan sa aklat ni Propeta Isaias.
Pagkatapos ng kanyang binasa ay pinahayag niya sa mga tao. Natupad na ngayon, sa araw na ito, ang kasulatan na inyong narinig. Marahil si Jesus nga ang katuparan ng propesiya na inilahad ng mga propeta simula pa nung una. At gagaya nga sa Ebanghelyo ni San Juan, sa pasimula pa ay naroon ang salita. At ang salita ay nagkatawang tao at naging tao. Sa bakatwid, mga kapatid, ngayong naparito na si Jesus sa loob ng 3 taon ng kanyang ministeryo, matapos siyang binyagan ni Juan sa ilog Jordan, matapos ang 40 araw ng kanyang pag-aayuno sa desyerto na tinukso ng diablo, at ngayon ay nagsisimula na siya sa kanyang mga gawain bilang Mesiyas. Kaya mga kapatid, kung si Jesus ay sinimula na niya ang kanyang misyon, ang misyon ay tawagin ang mga makasalanan. Kahit tayo, may kanikanya tayong misyon. Ano man ang iyong profesyon na iyong tinataglay ngayon, isa kang teacher, engineer, isa kang nurse, doktor, at kung ano pa yan, ang propesyong tinataglay mo ngayon, yan ay ang misyon mo sa buhay na ito. Ako po ay bilang isang public school teacher, at ang misyon ko ay turuan ang mga kabataan ng tamang aral upang may pamulat ang kaalaman na kailangan nila. Yan ang misyon ko galing sa Ama. At bilang lingkod ng simbahan, bilang umaawit, yan ang misyon ko din. Ang umawit para dalhin ang mga tao sa Diyos. Ganon din si Jesus. Siya ang katuparan sa lahat ng pangako ng Diyos. Si Jesus ang kaisa-isang anak ng Diyos na ibinigay sa atin, na siyang tabukod-tangi niyang pangako, dahil ang Diyos ay hindi nabibigo kahit kailan. Ngayon din po ay buwan ng Biblia, mga kapatid. Baka naman ang Biblia mo, baka pwede ng pagtaniman ng kamote o ng munggo sa sobrang alikap mo. Mga kapatid, punasan mo naman. Baka naman, buknatin mo naman yung Biblia mo. E baka pwede ko na pagtaniman ng kamote at saka mungguya sa sobrang dumi at alikabo. Punasan mo naman. Basahin mo naman. At tiyak makikita mo na ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. At si Jesus ang katunayan na natupad ng Diyos ang kanyang pangako, na ngayon ay nakamit na natin ang kaligtasan, sapagkat yan ang isa sa pangako ng Diyos. Bibitinin ko po kayo sa ating paninilay. Matapos kayang ipahayag ni Jesus na siya na nga ang katuparan, ano kaya ang magiging reaksyon ng mga nakarinig sa kanya sa loob ng sinagoga? Tinanggap kaya siya? Or hindi? Yan ang ating aalamin sa susunod na linggo sa part 1 ng ating pagninilay na ang katuparan. Halina bayan ng Diyos, magnilay tayo.